Hello guys! Nandito naman tayo sa bagong video, bagong kaalaman, at bagong kasiyahan. And welcome back to my YouTube channel! For today's video po ay gagawa po tayo ng isang random thoughts about YouTubing. Nangarap ka ba na magkaroon ng YouTube channel? Nagsimula ka na pero mahirap pa. In this video po ay i-share ko lang ang mga random thoughts about entering YouTube. Alam ko po na lahat ay may YouTube account at yung iba naman ay talagang merong YouTube channel. Alin ba sa dalawa ang pinakamahirap? Of course, kung gusto mo lang manood talaga ng mga YouTube videos, ikaw lamang po ay isang simpleng viewers or subscribers ng mga iba't ibang YouTube channel. Pero, alam mo ba, sa mga hindi pa nag-join ng YouTube channel or gusto mag-open ng kanilang YouTube channel, hindi po pala biro ang mag-aroon or mag-work out ng kanilang mga YouTube channel. Even myself, marami akong na-realize sa pagkakaroon ng YouTube channel. This YouTube channel of mine, I started it, I think, 3 to 4 years ago already. And ngayon ko lang talaga siya talagang pinagbigyang pansin. Yun, yung sinimulan ko na po siyang i-work out, ang daming na-realize ko sa paggawa ng YouTube channel. And isa lang po ang talagang pinaka-word ko na masabi ko dyan is napakahirap po talaga. Pero sabi nga ng iba, kung gusto mo ang isang bagay, kailangan mo siyang gawin. Kailangan mo siyang paghirapan. Kahit nga mahirap siya, kahit feeling mo mahirap talaga siyang abutin, mahirap siyang mag-success or mag-succeed, or mahirap siyang abutin yung tagumpay mo sa YouTube, still, nagba-vlog ka, nag-YouTube channel ka kasi passion mo ang vlogging. Kapag nagiging passion ang isang bagay o yung mga ginagawa mo, wala na pong mahirap po sa inyo kasi ginusto mo yan eh. Yan yung kumbaga favorite mong gawin sa buhay mo. Hirap man siya or madali, kailangan mong tanggapin yung mga bagay na maaring mayroong negative or positive effects. So sa akin lang, ang dami ko talagang na-realize sa YouTube. This video po is just very random, yung mga thoughts about YouTube and paano nga ba mag-survive sa ganitong klaseng mundo ng YouTube channel. So first, actually, nag-start talaga akong mag-boost ng aking subscribers mga 2 weeks ago pa. Ayun, gumawa muna ako ng videos from the first video that I have, yung Jojowain or Tutupahin Challenge. At first talaga, ginawa ko lang talaga siya parang, as you can see, sa mga previous videos ko, lang siya eh, upload lang, upload ng mga videos na related po sa aking work. So, ayun, pero kung mapapansin nyo, meron ng parang unti-unti, ini-improve ko na yung mga videos ko. And at first talaga, gusto ko lang talagang mag-upload ng video para merong masave na document, masave na memories sa mga activities na related sa buhay ko. Kasi gusto ko sa pagtanda ko, meron akong memories na ma-keep, diba, ma-share ko sa mga anak ko or sa mga susunod na henerasyon. Mahirap po ang YouTube, yung nag-work na ako sa YouTube ko, YouTube channel. And dati lang, akala ko talaga, parang madali lang yung YouTube kasi upload lang, tapos yun, may videos, yung mga tao na nanonood sa'yo, sa mga videos mo. Pero na-realize ko din na, what if ibu-boost ko yung subscribers ko, or makikipag-connect ako sa ibang mga YouTubers, especially sa mga small YouTubers. And then, yung ginawa ko, nanood ako ng mga video tutorials kung paano simulan ang YouTube channel. And as in guys, for me po talaga, hindi lang siya one-shot strategy lang siya. Hindi po kaya ng isang strategy lang. Kailangan marami kang i-consider ng mga strategies bago mo gawin or bago ka magtagumpay sa YouTube channel. Sa ngayon, unang-una, yung isa mga mahirap talaga abutin, yung subscribers, number of subscribers, nahirap. Lalo na nung kapag yung loyalty na ang pinag-uusapan, merong iba gusto makipag-sub sa'yo, tapos hindi mo talaga alam kung pagkatapos ng sub to sub, nagsasub sila, tapos ikaw na nanatiling nakasubscribe sa kanilang YouTube channel. Pero, sinasabi ko sa sarili ko na, bahala na.
Nag-subscribe ako sa kanya kahit in-unsub niya ako after ng subscription namin. So, for me, tinitake ko na lang yun as a help for them kasi nga gusto din nilang mag-grow. Pero, ang my honest point lang dito is, you have to be honest. You have to be honest and loyal to your subscribers. Kapag sinabing sub to sub, dapat mag-sub to sub ka talaga kasi nade-discourage yung nag-subscribes, yung nag-subscribe sa'yo kasi hindi ka nag-sub back sa kanila. Ayun, so yun, mahirap mag-boost ng subscribers kasi hindi mo alam kung sino yung loyal subscribers mo or hindi, diba? At saka, yung iba kong na-realize ay dun sa content, actually, until now, mahirap po talaga mag-isip ng content. I'm a teacher. For me kasi, hindi ko pa kasi gusto i-vlog yung work ko or i-relate yung vlog ko sa work ko. Kasi gusto ko ipakita yung ako lang talaga, yung kung ano ang nakikita ng mga tao sa akin, kung ano yung gusto ko, yung hindi gusto ko, yung mga ginagawa ko araw-araw, yung mga iba pang mga pinagkaka-interesan ko, so ganun. So sa content pa lang, until now, nag-iisip pa rin ako kung how can I engage myself to other people and how these people or these subscribers or viewers can relate to my content, diba? So napakahirap kasi ngayon na-realize ko kasi na it's not just all about subscribers. Yung kailangan mo mag-gain ng subscribers, kailangan mo rin talagang magkaroon ng magandang content. Kasi nakikita ko sa ibang mga YouTubers, nagsimula din sila sa scratch, very scratch, pero tingnan mo sila ngayon, very nag-improve na talaga. Sa content, until now, gusto ko talaga siyang munang pag-aralan kung ano po ang gusto kong content. Kasi hindi, I don't want to upload just a simple video. Yung ano lang, yung parang hindi pinag-iisipan, yung hindi pinaghahandaan. So dapat po sa mga small YouTubers din, marami akong napapansin sa mga ibang mga YouTubers na ano, parang yung videos, yung content nila, parang hindi naman siya masyadong interesting, di ba? Parang ano lang, random videos lang din. Tapos yung angling ng camera, masakit sa mata, parang kang nahihilo sa kanilang mga videos. So I don't want to have that kind of video also. That's why I'm a little bit pressure because yun nga, kaagipat ng iyong passion sa vlogging ay yung pressure. Kasi ako nga lagi pa akong nanonood ng mga tutorials kung paano ko improve ang aking YouTube channel. And sa iba pang small YouTubers, napapansin ko talagang focus sila sa pag-gain ng subscribers. Ako, yes, na-realize ko ngayon lang na yun, hindi naman pala kailangan talaga mag-focus ng masyado sa subscribers. Yun talaga sa content muna. Kasi po, kung maganda talaga yung content mo, maganda yung mga pinapalabas mong videos, nakaka-relate ang mga tao, very relevant po sa kanila, I think meron pa rin mga subscribers na magsusubscribe sa'yo. For instance, yung ibang YouTubers, gusto pa rin nilang yung mga viewers lang, nagsusubscribe sila sa mga sikat ngayon ng mga subscribers kasi they find it relevant, helpful, interesting, entertaining, di ba? Suggestion ko lang sa mga small YouTubers, gumawa muna kayo ng content bago kayo mag-encourage sa ibang mga YouTubers na mag-subscribe sa YouTube mo kasi merong ilan walang videos. So anong panonoodin namin sa YouTube channel mo? Dapat magkaroon ka muna ng kumbaga sa table, kung ano ang ilalatag mo dyan sa table, kung anong mga pagkain ang masasarap. Kasi kung hindi yan masarap, hindi na yan babalik sa iyo, hindi na yan bibili sa iyo, 'di ba? So kailangan mong yung content na 'yon dapat masarap din, 'di ba? Yung hindi mo na sila kailangan na halika dito, manood ka, mag-subscribe ka ganun, 'di ba? So 'yun, hindi ko sinasabi na yung content ko maganda rin, depende kasi 'yon sa inyo, pero bilang subscriber nyo, kailangan nyo rin mag-improve sa inyong mga channel or sa mga videos nyo na ina-upload, 'di ba? So 'yun, siguro you have to work your content first before encouraging other YouTubers to subscribe your channel. At saka yung iba pang na-realize ko is kailangan piliin mo yung mga subscribers mo. Halimbawa kung gusto mo makipag-ugnayan sa kanila, watch to watch, sub to sub. Kasi po, merong mga iba eh, hindi ito maiiwasan eh. Yung parang ito yung small YouTuber na ito, talaga bang magsusubscribe sa akin?
Hindi niya babawiin yung kanyang subscription sa akin pagkatapos namin mag-sub to sub. Minsan pinipili ko yung mga subscribers ko, yung tinitingnan ko muna yung Facebook profile nila, profile picture. Kung nakikita ko na parang, ah, kaya niya mag-subscribe sa akin na maging loyal subscriber. So, yun yung ginawa ko. Ang ginawa ko, every time na nag-PM ako sa kanila, or every time na may mag-message sa akin, tinitingnan ko muna, ah, okay, ito. So, yun, mag-watch-watch na, or sub-to-sub, or tinatawag nila VLS. So, ayun, para hindi masayang yung effort mo sa pag-sub-to-sub, kasi I believe talaga, meron talagang ibang YouTubers, or mga small YouTubers na hindi napagkakatiwalaan. Yes, merong mga cannot put trust and confidence on them because yun nga, based on my experience, meron akong 203 kaninang umaga, tapos bigla na lang nag 200, and then ngayong hapon naman bigla akong meron akong hinatak na mga 100 subscribers sub to sub, watch to watch, at ayun, until now 203 pa rin, and then hindi na siya umuusad hanggang 210 or 212. So ayun, ang hirap talaga mag-trust sa ibang tao, sa ibang YouTubers. At yun, pinipili ko na lang po yung mga audience ko or subscribers ko kung talagang loyal sila sa akin or hindi. So yun yung isa sa mga dapat i-consider mo. Content. First, yung content muna. Tapos pangalawa, yung kung pipili ka ng subscribers, yung papagkakatiwalaan. At saka, yung ginagawa ko is talagang PM talaga sa Messenger. Ayoko sa sa mga group, mga pages. Kasi hindi mo malalaman kung sino nag-watch sa'yo na religiously, di ba? Kasi makikita mo yun sa screenshot nila kapag nagsisend sila sa'yo. Yung iba nga, nagsisend sa'yo ng screenshots start, middle, or end. Pero yun pala, pagkatapos, ina-unsub ka. Unsubscribe, di ba? Pero at least man lang, bahala na sila. Ako, never ako nag-unsub. Depende na rin sa kanila yon kung i-take nila yon as may konsensya sila or wala, di ba? So, bahala na sila doon. Basta ako, hindi ko binabawi yung subscriptions ko sa kanila. Pwera na lang kung meron akong madiscover na application na malalaman ko na sino ang nag-unsub sa akin. Okay, joke lang. Okay, so, ayun. Itong video lang to, very random lang. Gusto ko lang talaga mag-express kung gano'ng kahirap mag-work ng channel, ng content. Marami kang i-consider sa paggawa ng content. Time, money, effort. Sana po may na-realize din kayo or nakaka-relate po kayo sa akin. Kung meron po kayong ibang realization po, pwede nyo po i-comment below. At yun po, don't forget to like, subscribe to my YouTube channel, and sana po stay permanent. Sabi nga nila, permanent or loyal, faithful to my YouTube channel. And don't worry, isasabi din kita. Okay. Goodbye and stay safe po kayong lahat. God bless.